So, usapang kaso, no? Alam mo ako, guys, ang bata pa ako, nagising ako sa ano, yung sa amin kasi wala namang kaso-kaso, no? Ang natandaan ko noon, kapag may atraso ka, magbayad ka. Ganun lang yon. Pero nung nakapag-aral tayo ng konti, graduate tayo ng college, so naging lisensyado tayo, meron din palang demanda, no? Pero sa totoo lang, no, yung demanda sa atin ay parang laro lang or parang sa may ano lang, sa may alam or sa may pera. Kasi sino ba ang mga agresibong mag-commit ng crime? Lalo-lalo yung mga lalaking crime, di ba? Yung mayroon mga pera. Kasi alam nilang laruin yung ano eh, yung batas. Alam nilang kung paano lulusot. Andyan yung tinatawag na grupo-grupo ng mga kumpanyeros. Minsan, ganun. Kaya tawag nito. Nakakawalang ganang magdemanda talaga. Lalo-lalo na kung ikaw ay sabihin natin salat, no? Walang pambayad ng abogado. Sa totoo lang, kapag naano ka dito sa atin, na agrabyado ka, ano na, makakalungkot isipin na na agrabyado ka na, gagastos ka pa. Yan po ang reality. Mayroon nga akong kilala, no? Marami akong kilala na namatayan na sila, na nakawan na. Hanggang ngayon, 10 years na yung kaso. Kaso pa rin. Wala pa rin hustisya. Biruin mo, guys, kung magkano ang gastos nun sa abogado sa ganong hal, ganong katagal. Diba, na-mention ko na before, nung nag-hearing kami, no? May nakilala ko dun, Ali. I forgot the name, no? 25 years na yung kaso. Still kaso pa rin, no? May asawa na yung kasi ano yun eh, ang kakaalam ko, robbery with homicide yung kaso. Although nakakulong naman yung suspect, no? Pero ang tanong doon, bakit kailangan nilang gumastos ng gumastos, pambayad sa abogado, bawat hearing, at ganung katagal, in the end, ikukulong lang, nakakulong naman yung suspect. I think, wala nang pambayad yun. Kahit singilin mo yun ng ano, civil liability, walang pambayad yun. So, sayang yung ginastos ng Ali, no? Sabihin natin, gumastos siya ng 100,000 mahigit in 25 years para lang makamit yung hustisya, di ba? Namatayan ka na, gumastos pa, tapos ang kapalit, o sabihin na natin, pagpasalamat na lang tayo at nahuna, kakulong yung suspect. Ang purpose ko, no, para ikulong, para hindi na makapangbiktima ng iba. Pero yung nabiktima niya, kawawa. Diba? So, ang segregation of society ang tawag nun. Hindi na makapangbiktima. Pero yung mismong biktima, ay kawawa. It's sad to say. So, yung guys, para sa inyong mga appointment, so get your appointment para sa assistant, no? Sana makatulong sa inyo itong channel na to. Maraming salamat. At again, sa mga nagpapasalamat uli ako sa aking mga subscriber na naklang-lalang naka-join. So, maliit na bagay, pero malaki na sa akin yan. Thank you for watching.